All right, so our topic for today, we have subtraction of integers. Okay, our objective for this topic, subtract integers. Number two, answer question based on subtracting integers. And number three, demonstrate positivity in doing the assigned task for better outcome. How do we add integers? Sige, review muna tayo. There are two rules in adding integers. We have to look at the sign of each number to determine the rule we will be using. Okay. How do we add integers using a number line? So we have here number one. 1 plus 4. So the answer is? What is the answer? It's 5. Okay, so from 1, no, move to the right, 4 units. No? Ayan, huminto po yung frag natin sa 5. Therefore, the answer is 5. Mama, next, yeah, number tapos 2. Na yan, next question. Negative 3 plus 5. Negative 3 plus 5. Negative 2, sir. 2. Ano? So move. Tingnan ko nila siya. Pusa natin. Ating kuneho ay nag-move ng 5 units to the right. So the answer is 2. Negative. Next number 3. 5 plus negative 7. Galing niya wala. What do you think the answer? 2, sir. Negative 2. Negative 2. Very good. Ayan. Negative 2 po. Okay, so next, negative 2 plus negative 5, what do you think the answer? Parehong negative. Negative 7. Negative 7 po. Negative 7, that is correct. Okay, so ang galing na ninyo. Next, you can also use algebra tiles to represent integers. Okay, so we have here positive, no? Positive square, that is negative, positive 1 or represents positive 1. Then we have here red tile with a minus sign or negative inside of it represents negative 1. Okay, so example, we have 2 plus 3 equals, we have 2 tiles, that is positive 2 plus positive 3 tiles or positive. We have 3 pieces of positive 1. All right, so the answer is, that is 5 positive 1 tiles. Therefore, combine and add all the kinds of tiles that remains. Okay, yan na po yung sagot ninyo. That is positive 5. This will be the answer. Okay po. Next, number 2, negative 2 plus negative 1. We have here 2 negative 1 tiles plus, no? 1. Yan. Plus 1. Negative 1 tile equals, nasagot natin, 3 positive tiles. Or there are 3 pieces of negative 1 tiles. Okay, whatever the sign of the tile will be the sign of the final answer. Let us now use algebra tile. Another, so we have here. Yan, positive yan ah. Ito naman yung negative. Next example, we have 2 plus negative 4. We have 2 pieces of positive 1. Then, plus. Ayan. 4 pieces of negative 1. You think the answer? Right? So we have here 0 pairs. Yung 0 pairs, isang negative 1
isang positive one that is zero, another positive one and another negative one that is zero. So ibig sabihin, by pair po yung tinanggal natin. So yun po yung process, no? Ang natira po diyan ay anong sagot? Negative 2. Gets? So the remaining tiles will be the final answer. Number 2, negative 7 plus 3. We have 7 negative 1 tiles. Plus, we have 3 positive 1 tiles. Alright? Then we have here 4. 4 negative tiles. And we have 3 negative tiles and 3 positive tiles. Ito po yung tinatawag nating zero pairs. Tinanggal na natin. Ano ang natira? Ang natira dyan ay negative 4. Is it correct? Negative 4? Tama po, negative 4? Papa, sir. Okay, very good. Next, we have rule number 1. Adding integers with the same sign. Yun po yung sinasabi ko pa niya. Adding integers with the same sign. When adding integers with the same sign, add the numbers and keep the sign. Yun po yung parehong positive. Kapag pinag-plus niyo parehong positive, positive pa rin yung sign ng sagot. Pag pinag-plus yung parehong negative, pag-plusin niyo lang tapos yung sign ay negative din. Okay po? Katulad nito. Positive plus positive equals positive. Negative plus negative equals negative. Example, 4 plus 5 is 9. Another, positive 3 plus positive 5. The answer is positive 8. How about this one? Negative 2 plus negative 4. It's negative. What do you think the answer? Sige nga. Negative 2 plus negative 4. 6. Negative 6. Negative 6. Very good. Another. We have negative 5 plus negative 12. Negative 17. Negative 17. Negative 17. Very good ang mga estudyante kung ito. Ha? Okay. Next, rule number 2. No? So, tandaan ninyo, find the sum of their absolute value and use the sign, no, common to both integers. Okay. Record lang po yan. Ha? Then we have rule number 2. Adding integers with different sign. Ito po yung unlike sign. So, when we say unlike signs, magkaiba ang signs. When adding integers with different sign, subtract the numbers and keep the sign of the larger number. Okay, so wala kayong nakitang absolute value na sinabi niya, pero yun po yung idea. Okay po? So, positive plus negative. No? So, the answer would be what? Depend. No? It depends. No? Kung alin sa dalawang addends ang greater. So, negative plus positive depends din po kung ano po yung mas mataas na integers, no? Yung absolute value ng integers. Okay po? So, sample, 4 plus negative 7. Ano sagot ninyo? Sige nga. Negative 11. No. Magkaiba ng sign. 4, positive 4 plus negative 7. Kapag negative, ganyan, anong gagawin? Negative 3 po. Isusubtract. Okay, so 7 minus 4 is 3. Tapos the absolute value of negative 7 is 7. Anong sign ng 7? So ibig sabihin, greater po yung 7. Kaya negative 3 po ang sagot. Tama po si, ano? Sino yung nagsalita kanina? Yan. Tama po. Okay? Then we have 9 plus negative 5. Anong sagot? Negative. Is it negative? Positive 4. Positive 4, tama. Next, ito naman. Negative 8 plus positive 18. Magkaiba ulit. Magkaiba ulit ng sign. Ano sagot? Positive 10. Is it negative 10? Positive 10. Very good. Positive 10. Magsalita po kayo. Tutulungan po kayo. Negative 19 plus positive 12. Negative 2. Negative? Pakilakas ka. Negative? 7. Ayan, very good ka. No? Madali. Okay, so
Find the difference of their absolute values and use the sign of the integer with the greater absolute value. Ayan na, nakita na niya yung absolute value. With the adding integer subtract. Alright, so dito na tayo ngayon. How do we subtract integers? Now, tatlo lang po ang i-consider natin dito na steps natin. There are three steps. Number one, change the operation from subtraction to addition. For example, kapag minus, syempre papalitan po natin ng plus. Okay? So that is the operation from subtraction to addition. Number two, change the sign of the subtrahend. Okay? So sinummarize ko na po. Change the operation from subtraction to addition. Change the sign of the subtrahend. If it is negative, gawin yung positive. If it is positive, gawin yung negative. If it is negative, gawin yung positive. Vice versa lang po. Okay? And of course, number three or step number three, add by following the rules of addition of integers. So, ibig sabihin, balik po kayo dun sa addition. No? Kapag nagawa ninyo yung dalawa na yan, change the operation from subtraction to addition, change the sign of the subtrahend, tapos bumalik na kayo dun sa addition of integers na napag-aralan niyo. Okay po? So tandaan niyo ulit, change the operation, change the sign. Tapos balik na kayo sa addition. Okay? So iiksian lang natin. Change the operation from subtraction to addition, change the sign of the subtrahend, no? And add. Okay? So yun po . Sige. Observe the following example. Examples. Okay, so we have example number 1, 10 minus 7. Anong gagawin natin dito? Pansinin ninyo, yung 10 po, yan po ay minuen. Tama? Tapos yung 7 naman po ay subtrahend. Okay po? Okay po? Yung 10, minuen. Yung 7, subtrahend. Yun po yung pangalan nila. Naintindihan? Okay. So next we have here, 10 plus negative 7. Bakit po nagiging plus na po yun? Yun po ang ruling kasi kanina. Ayan, sabi niya, change the operation from subtraction to addition. Ayan, yun yung step number one. Then step number two, change the sign of the subtrahend. Eh, di ba yung subtrahend natin, no, ay positive. Positive po ito eh, totoo. Minus to minus. Positive po ito. Positive 7. So pagdating doon, ginawa nating negative. Okay, yun yung step number 2. Step number 3, syempre, proceed to addition, follow the rules of addition. So, ito na ngayon, pwede kayo mag-add ng pa-horizontal, pwede rin pa-vertical, na parang grade 2, grade 1, grade 3, grade 4, no? Na pa-vertical. When is it pa-vertical yung patayo po, okay? So, 10 plus negative 7. Balik na kayo sa addition. Anong sagot natin? Tama ba? Na 3? Tama ba na 3 ang sagot? Apo, sir. Yes. So, 10 minus 7 is 3. Tapos, susundan natin or ifo-follow natin yung sign ng 10. Kasi yun po yung greater absolute value, positive. Okay po? Naintindihan? Apo, ay, madali lang pala. O, sige. Try pa natin yung number 2. Negative 10 minus negative 7. Parehong negative class. So, we have here negative 10 minus negative 7. Tandaan ulit, minuen po yung una, pangalawa ay subtrahend. Pagkatapos niyan, papalitan natin. So, change the operation. Ito po yung subtraction. Palitan natin ng addition. Tapos yung subtrahend naman, ginawa nating positive. So, from negative, ginawa nating positive. Yun po yung step number 2. Step number 3, proceed to addition. Siyempre, kapag mag-proceed ka ng addition, you have to follow the rules, no, of addition. Yan. So, negative 10 plus positive 7. Anong sagot? Is it negative 3? Tama po ba yung sagot ko? Apo. Yes. Okay. So, nasusundan niyo po? Yes. Nasusundan po? Apo, sir. Dalawa lang po yung palitan natin. Okay. Dalawa lang po yung papalitan. Now, example number 3.
yung sandali lang ah. 10 ang nailagay. 10 ang nailagay ko doon. So this is 10. Ay, 11. Okay po? Hello? Apa. Okay, balik tayo. So balik po tayo dyan. Yan. So 11 minus negative 9. So papunta tayo dyan. 11. Tapos pinalitan natin yung minus na yan ng plus. Pinalitan natin yung negative 9 ng positive 9. Alright. So change the operation from subtraction to addition. Change the sign of the subtrahend, nagiging positive. Then proceed to addition. Follow the rules of addition. So 11 plus positive 9. Anong sagot? 27. Anong sagot natin? 20, sir. Positive 20. Okay, tandaan niyo yung positive 20 na mayroong plus, positive po yun. Yung wala, parehong positive. Next. Okay, so ito naman po, no? So, kailangan ko nang sabihin sa inyo, pwede pong horizontal solution, pwede rin pong vertical solution ang inyong gagawin for as long as masasagutan ninyo. Okay po? So we have here, change the operation. Ano bang operation natin dito? Diba subtraction? Yes or no? Yes. Yes. Ang gagawin natin, palitan natin ng addition. Naintindihan? So eto na siya, magiging plus. Pangalawang gagawin natin, change the sign of the subtrahend. Gawin natin positive. Ito na po siya, yung cursor ko, nakikita nyo. Then next, you proceed to addition. Okay, so 10 plus 7 is 17. Tama po? Nasundan nyo? Apo. Yes, very good. So, ito naman po yung vertical solution niya. So, 10 plus positive, 8 po ang nakalagay yan, should be, but anyway, no, tignan natin ang sagot niya, 17 daw. So, ibig sabihin, that is incorrect. Should be, that is typographical ng ginagawa ko. Okay po. So, let us go back to our solution. Right, so 10 plus positive 7 is 17. Tama na po? Okay, so number 5, negative 10 minus 7. So, papalitan po natin yung sign, no, ay yung operation, no? Mula subtraction, gawin natin addition. So, from operation to addition. Then, change the sign of the subtrahend. Positive po yung 7, ha? Hindi po niya pag-aari yung subtraction na yon. Okay? So, change the sign of the subtrahend. Positive po yan. Gagawin natin negative. Ano? Okay. Sabayan siya, mag-cellphone siya. Okay po. So, yan na. Negative 10 plus negative 7. Anong sagot natin? So, ito po yung vertical niya. Negative 10 plus negative 7. Ano sagot? It's negative? 17. Okay. Parang addition lang, ano? Kaya ako nga sinabi sa inyo, after ng palitan ninyo yung operation mula subtraction, gawing addition, yung pangalawa, papalitan nyo yung sign ng subtrahend. Kung negative, gawin yung positive. Kung positive, gawin yung negative. Okay po? Ulitin ko. Kapag ang subtraction ninyo ay, kapag ang subtrahend ninyo, sign ng subtrahend ninyo ay negative, gawin yung positive. Kung positive, gawin yung negative. Okay po? Naintindihan? Naintindihan po? Opo. Ayan, sabi niya, you can also use algebra tiles in subtracting integers. So, patalastas na lang natin itong algebra tiles. Kung naiintindihan na ninyo yung explanation ko sa umpisa, no? Ito po yung ating algebra tiles. Patalastas na lang natin. Okay? So we have, again, positive dito, represent positive 1. Yung red naman po dito, represent negative 1. Kapag ganito po, magka-pair po, that is 0 pair. Represent 0 pair. Okay? So example, 5 minus 2 equals 3. So, limang tiles, limang positive 1 tiles. Okay, so minus, change the operation from subtraction to addition.
Okay po. Parehong ano ah. Yan. So, papalitan po natin yung sign. Ito na po ngayon, ang transformation. Change the sign of the subtrahend. Ito na po yung subtrahend ninyong positive 2, ginawa nating negative 2. Yan. Okay. So, papunta tayo dyan. Then, proceed to addition. Yan. So, limang positive 1 plus yung operation natin na subtraction dito, pinalitan natin ng addition. Carry natin yung negative 2. Yan. So, negative 2 equals, ayan po, no? Ayan. Diba 6 po yung 5 yung positive 1 natin, positive tiles. Yan. 5. Tapos dalawa po yung ating negative tiles. Lahat ng zero pair or lahat ng magka-pair, tatanggalin nyo po, ang matira ay 3. So your answer is, anong answer natin? Positive 3. Naintindihan? Hello? Naintindihan po? Opo. Okay. So be alert. Konti na lang. Matatapos na tayo. So number... Number 2. Okay, so we have example number 2. 3 minus negative 4 equals 7. So, we have here 3 positive 1. So, 3 pirasong positive 1. Pagkatapos, minus. Yan, minus. Tapos, 4 na negative. Okay? So, 4 na negative. Yan. Tapos, may pagbabago. Subtract, change the sign of the subtrahend. So, ginawa na nating positive itong pula na ito. Yung negative na 4. Ginawa na nating positive. Tapos, then proceed to addition. So, ito na po ngayon. Yung tatlong positive plus 4 na positive. Obviously, ang sagot natin ngayon ay ilan ngayon? 7? 7 na? Positive 7. Tama? So, the answer is 7 or positive 7. Nakita nyo? Nakita nyo po? Okay. So, next na tayo. Okay, so example number 3, negative 2 minus negative 6 equals 4. So let's see if it is 4. Yan, dalawang negative 2 minus. Change the operation from subtraction to addition. Tapos yung ating subtrahen ay negative 6. Papalitan po natin. Change the sign of the subtrahen. So 6 na positive 1. 6 na positive 1 and that is positive 6. Then we have here, then proceed to addition. Siyempre, yung negative 2 na ating minuwin, as is po, walang pagbabago yon. Then plus, yung positive natin na 6, ang magiging sagot natin, eto na po. Lahat ng 6 na positive 1 nandito, at lahat ng negative na 2 nandito. So, tatanggalin po natin ang pair or zero pair natin. Okay po? Tatanggalin po natin ang tawag natin removing the zero pair. Okay po? The answer is 4 or positive 4. Is it correct? Tama po? Opo. Yes, tama. Okay? So, next, last na to ang sample natin na 5. Okay, so 5 minus 8 is equal to 3. Pakisara po ang microphone, naririnig ko po. So 5 minus 8 is equal to 3. So 5 positive 1 tiles minus 8 na positive tiles. So, parehong positive, positive yung minuen, positive din po yung ating subtrahend. Then, change the sign of the subtrahend.
So kapag pinalitan ninyo, magiging negative po. Yung positive 8 natin, ay nagiging negative 8. Ito na ngayon. Then proceed to addition. 5. Yung minuend ninyo, positive 5 plus. Yan, negative 8. Ano ang sagot? Lahat ng zero pairs, tatanggalin natin. Lahat ng merong kapareho. So, zero pairs, removing the zero pairs, sabi niya. So, we have here, tatanggalin natin lahat. 2, 4, 6, 8, 10. Bali, limang magka-pairs po ang tatanggalin natin. Ang natira po, ilan? Negative? 3. So, that is correct. Now, sige, oral tayo ah. Kabilisan ng sabi, ng sagot. Okay? So, 15 minus negative 8. Yes! Sabi mo naman yung beating the text. Mag-awak siya ng cellphone habang naglalakad. Pakisara po ang ano. Nakabukas po ang microphone. Okay? So, ano sagot natin sa number 1? 15 plus 8? 23. Ay, sagot. 15 plus 8. Diba ito papalitan lang natin? Ipa-plus natin ito? Pag 23, sir. Diba subtraction tayo dito? Gawin lang ng addition. Itong, ano, itong subtrend natin negative, gawin natin positive. Kaya 15 plus 8 po. Anong sagot? 23, sir. 23. Very good. Next, number 2. 15 minus 8. Sige, ibigay muna yung ka-opposite nito, yung 15 minus 8, ano po yung ka-opposite niya? Yung ka-equivalent niya? 15 plus? 15 plus? Negative 8. Masusundan nyo? Etong ano, etong minus dito, ito po yung operation ninyo na subtraction. Ano ang sign ng 8? Positive po siya. Gawin yung negative. Kaya 15 plus negative 8 na. Anong sagot? 7, sir. 7. Okay. Dito naman po sa number 3. Negative 15 minus negative 8. Pakisabi nga yung kanyang equivalent. 23 again. Negative 15. Yung equivalent niya muna, yung katulad nito, yung pula na to. Ibigay niyo muna yung pula. Negative 15 plus positive 8, sir. Yan. So, negative 15 plus positive 8 or pwede na rin po yan. Negative 15 plus 8. Okay po. Answer. Negative 7, sir. Negative 7. Okay. Sige nga, ibigay din tong number 4. Yung pula niya, ibigay niyo po yung pula. Negative 15 plus negative 23? Hindi, yung pula muna niya, yung ka-equal niya dito. Ah, negative 15 plus negative 8. Yan, negative 15 plus negative 8. Ano sagot ngayon? Negative 23, sir. Negative 23. Okay, number 5, yung pula niya, ibigay muna. Negative 9 plus... Negative 9 plus negative 5. Hindi. Negative 9 plus plus. Negative 9 plus positive 5. Yan. So, negative 9 plus 5 or positive 5. Ano sagot? Para saan daw yan? Para saan? 4, sir. 4. Negative 4. Okay. So, dito sa number 6. 12 minus 23. Yung red mo na ibigay. 11. Yung red mo na. 12 plus? 12 plus negative 23. Yan. So 12 plus negative 23. Ano ngayon ang sagot? 11, sir. Negative or positive? Negative 11. Negative 11. Okay. So nasusundan. So mas maganda na ibigay nyo muna yung kanyang equivalent sa addition. Yung equivalent niya sa addition. Okay po?
Right. So, may missing tayo dito. Wala yung... Anong nawawala? Subtrahend, di ba? Kapag nawala ang subtrahend, ang gagawin ninyo, kopyahin nyo yung mean went na 8 minus 5 doon sa difference. So, ito po yung 8 ninyo. Ito naman po yung 5. Okay? Pero subtract pa rin, ha? Okay. Tapos sa kaninyong, ibibigay nyo yung kanyang addition, addition equivalent. Yan. So, 8 plus negative 5 equals 3. O, alam niyo yung ginawa ko? Balikan natin, ha? Apo, sir. Ang una ninyong gawin, kopyahin yung una, yung mean went, imaminus ninyo yung difference na 5. Yan. Okay? Kapag nawala po ang subtrahend, yung pangalawa. Pagkatapos niyan, saka ninyo ibigay yung kanyang addition equivalent. So, 8 plus negative 5 equals 3. Sasagutan na ninyo. Number 2. Okay po. So, negative 12, ibigay natin si negative 12 minus 8. Tapos, saka natin ibigay yung kanyang addition equivalent. So, negative 12 plus negative 8. Negative 20. Tama? So, therefore, the answer is negative 20. Next, we have mean went is missing. Kapag nawala naman po ang mean went, katulad dito, number 1, blank minus 12 equals negative 8. Kapag ganito ang case, ang gagawin natin ay kopyahin po yung subtrahend na 12. Minus po ito, ha, hindi yan negative 12. So subtrahend po natin ay 12. Tapos kukunin na ninyo yung ano, yung ka-opposite nung subtraction na addition. Tapos yung difference ninyo na negative 8, gawin na ninyo, kopyahin nyo lang na negative 8. Mag-a-add na kayo. So 12 plus negative 8, anong sagot? 4. Tama? Apo, sir. Ayan, so 4 po ang sagot. Number 2, blank minus negative 9 equals negative 7. So sabi ko kanina, kopyahin nyo lang po yung negative 9, ilagay ninyo sa baba. Tapos, itong minus dyan, no, gagawin na ninyong addition. Tapos kopyahin nyo po yung difference ninyong negative 7. Ulitin ko, kopyahin nyo po yung negative 9, gagawin ninyong minuen. Tapos yung negative, yung minus sign, minus operation dyan, yung subtraction na operation, gawin na ninyong addition. Tapos kopyahin ninyo yung subtrahe, yung difference na negative 7. Ito na po siya. So negative 9 plus negative 7 equals negative 16. Babalik pa rin kayo sa addition. Okay po? Naintindihan? Pwede na yung picturean po. Pakipicturean po, mean when is missing. Yan, pwede niyo picturean ilagay sa GC. Okay po? Hello? Ako. Okay. Eh yung isa, kailangan ninyo yung isa? Yung subtrahend is missing? Yan. Ito po yung subtrahend is missing. So, kopyahin ninyo. Picturean niyo is ano? Ay, pwede niyo ilagay sa GC. Yan, pakipicturean po. Tapos na? Apo. Okay. So, ito yung ating mean when is missing. Try this. 12 minus blank equals 7. So, ano sagot natin? Kopyahin muna natin yung ano, mean when na 12. Tapos yung 7 minus, syempre, minus 7. Pagkatapos, ibigay ninyo yung kanyang addition equivalent. 12 plus negative 7 equals 5. Okay? So, 5 po. Ito. Sige nga. Pakitry. Negative 15 plus negative 12. Negative 15 plus negative 12. Ano sagot? 27, sir. Negative?
Negative 27 po. Negative 27. That is correct. Next. Number 3. Nawala naman po yung minuin. Isang step lang to kapag minuin. One, sir. Anong gagawin dun sa 9? Tapos plus 3 po yung 9, tapos 3. Ayan. So, ang gagawin sa 9, kopyahin nyo lang. Tapos, papalitan nyo yung operation, plus. Tapos, yung negative 8, kopyahin nyo lang. So, 9 plus negative 8 is 1. So, the answer is 1. Next, number 4. Kopyahin si negative 12 plus negative 15. Ano sagot? 27. Po. Negative? 27. Negative 27? Ayan. Okay. So, that's it. No, that is negative 27. Exercise tayo. 7 minus 5. Nakuha nyo? 2 po. Two. Apo, sir. Sige. Pabilisan. Apo, sir. Na, pwedeng ganito lang ang gagawin nyo. Oh. Pwedeng ganito lang. Oh. Pwedeng ganito lang class ang ano pabilisan niya. Ayan. E ganito niya lang oh. Ayan. Lagyan niyo na ng plus ng mabilis. Ayan. Plus. Tapos yung isa naman, yung positive 5, pabilisan naman niya, gawin yung negative. So ang sagot, 7 plus negative 5, 2. Gets? Naintindihan po? Apo, sir. Okay. Opo. So, ganyan pa yung gagawin nyo sa papel para makasagot kayo agad, mabilis. Okay po? Ayan. So, tatanggalin ko po yung ginawa ko. Ha? Balik tayo. Ako ba yung TikToker na? So, 7 plus 5 is 2. 8 minus 11, ano sagot? 4, sir. Negative. Negative? Negative 3. Negative 3. Dito naman. Number 3. Cross-cross nyo lang yun, oh. Mabilis. Sagot. Negative 10. No. Palitan yung operation. 10. Palitan yung sign ng subtrend. Ano sagot? Positive 10. Very good. Positive 10. Next, number 4. Palitan yung operation, palitan yung sign ng subtrahend, tapos add. Ang sagot? Negative 4. Very good. Negative 4. Next, 25 minus 32. Change the operation, change the sign of the subtrahend. Negative 7. Very good. Negative 7. Okay, carry na. Ha? Ito naman, number 9. Ano sagot? Change the sign as change the operation, change the sign of the subtrahend. Negative 7 po. Oh, negative. Then number 6. Iko-cross nyo lang to, ilagyan nyo ng ano. Gawin yung positive, tapos gawin yung addition, gawin yung positive yung negative 5. Anong sagot? Positive 14. Positive 14. Next, number 7. Positive 4. Positive 4. Oh, hindi po. I-cross, gawin niyo yung positive, gawin yung addition ito, gawin positive. Yung, ano, ang sagot? Positive 20. No. Palitan niyo yung operation na ito, na subtraction, gawing addition, papalitan niyo yung sign ng subtrahend. Negative po yung 8. Unlike signs po sila. Addition of unlike sign. Ano sagot? Gawin yung addition ito. Gawin nyo rin tong plus or positive. Then proceed to addition. Ano sagot? Diba po?
Positive? 4. Positive 4. Next, number 8. Number 8, ano sagot? Negative. Negative? Negative 14, sir. Negative 14. Negative 8. No, negative 14. Palitan mo ito, yung subtraction ng gawin addition. Ito naman gawin mong negative. Kaya negative 3 plus negative 11. Kaya negative 14. Next, number 9. Ganito lang sa isip niya lang. Oh. Negative 1. Ang sagot? Negative? 1. 30? 33 po. 33. Negative 33. Okay, number 10. Negative? Negative 12. Negative 12. Okay po. In subtracting integers, change the operation from subtraction to addition. Change the sign of the subtrahend, then proceed to addition. Kapag alam ninyong gawin yan, balik na kayo sa addition. Okay? So, ito po yung ating ano? Positive minus positive. Okay? So, papalitan nyo lang po ang sign. Yan. So, plus, no? We have positive plus negative. Next, negative minus positive. Change the sign or change the operation. Change the sign of the subtrahend. Alright? Ayan. Then proceed to addition. Next, we have positive minus negative equals. So, we have positive plus positive. Positive plus positive. Right? So, yung minus ninyo kanina, yung subtraction, gawing addition. Then, yung subtrahend ninyong negative, gawing positive. Yun lang po lagi ninyong gagawin. No? Hindi kayo mawawala, hindi kayo malilito. Tandaan ninyo, walang palitan sa minuen. No? Sa operation lamang po, tapos sa subtrahend. Tapos balik na kayo sa addition. Okay po? So activity number 5 na tayo, solve the problems. O problem na lang po, isa na lang po yata ito. No? So gawin natin, solve this problem. So solve this problem. Okay po? Solve this problem. So basahin natin ang problem. Pwede kayo sumabay. The highest peak on earth is Mount Everest, along the boundaries of Nepal and Tibet. It stands at 8,848 meters. M stands for meters above sea level. Sa itas niya, the Mariana Trench, no, near Mindanao is the lowest point. It is 11,776 meters below sea level. How far above the Mariana Trench is the top of the Mount Everest? Okay? So kapag above po yan, no, that is positive. So, 8,848 minus, no? So, we have here 11,700. And that is what? The lowest point. It is 11,776. Below sea level is negative. Ulitin ko. Kapag above sea level, positive po. Ayan. Positive 8,848 minus kapag below sea level, negative po yan. Okay? So, ito na ngayon yung solution natin. 8,848 minus negative 11,776 equals. Kopyahin ninyo yung minuend ninyo 8,848. Change the operation from subtraction, gawin ninyong addition. Then, change the sign of the subtrahend from negative, gawin ninyong positive. Then, add. Anong sagot? 20?
Hello? 20,624. Okay po? Okay po, sir. Okay. So, ito naman po ang inyong gagawin. Sample lang po ito. So, this is your activity number 4. Ayan. Pakipicturean na po. Di ba meron na kayong activity number 1 galing doon sa saan? Galing sa absolute value. Yung activity number 2 nasa comparing and ordered quantities. Then, activity number 3 nandun po sa addition. Then, yung activity number 4 nandito po sa subtraction of integers. Pakipicturan po. Pakipicturan. Pakipicturan na po. Activity na lang po ninyo. Okay po? Ipapasa ninyo dun sa inyong output, no? GC. Okay po, pakipicturan, sabihin ninyo doon sa GC, no? So, sige nga. Bonus question, negative 12 minus 1. Ano sagot? Negative 13 po. Ayan. So, meron na kayong isa. Okay? So, tama po ang inyong sagot. Negative 12 plus negative 1 is negative 13. So, ganun lang po yung gagawin, no? Sige. Hanggang dyan lang muna. Tomorrow, paki-announce po. 10 o'clock tayo, ha? Tapusin natin yung multiplication and division. Any question? May tanong pa? Wala na po, sir. Very good. Okay. So, thank you and God bless. Masakit ba ang ulo mo? Masakit sa ulo? Ha? Opo, sir. Sige. So, maraming